si Ninoy, marami pa rin ang umiidolo sa kanya. Sino nga ba si Ninoy sa mata ng kabataan? Nakatutok si June Veneracion. Si JC, madalas daw kantsawan na Ninoy Aquino look-alike dahil sa malaking pagkakahuwig niya sa dating senador. Taas noon naman siya dahil kabra daw niya si Ninoy sa UP-based fraternity na Upsilon Sigma Phi. Of course, nakaka-flatter dahil nga idol ko si Ninoy. But siyempre, I want to be also more than that. I want to live his ideals through me, his ideals of statesmanship and leadership and service for the country. 6 na dekada na nakalipas mula nang sumali si Ninoy sa Upsilon, batch 1950 siya. Samantalang batch 1937 naman ang kabrad niya si Ferdinand Marcos. Mga kabrad niya sa Upsilon ang tumulong para makuha niya ang pasaporteng Marshal Bonifacio na ginamit niya para makauwi sa Pilipinas noong 1983. Ninoy, to me, I think represents the fight for democracy. Kahit na hindi ko siya talaga naabutan, hindi kasi ako buhay pa nun, sobrang idol ko si Ninoy. And I really believe in what he fought for. Ang henerasyon ng mga kabataan ngayon, ipinanganak noong dekada 90. Karamihan sa kanila, tanging sa history books na lang nababasa ang kabayanihan ni Ninoy. Kaya sinisikap ng ilang grupo na muling buhay ng kanyang mga ipinaglaban para sa ilan sa kanila. Malaking dahilan si Ninoy kung bakit tila malapit ang loob ng kabataan kay Pinoy. May stronger hold yung president ngayon sa kabataan because of that, because of his father. Proof that one man can make a difference in a nation, even in death. Ayon kay Ninoy, the Filipino is worth dying for. Kung ang mga kabataan ngayon ay aktibong makikilahok sa pagpapaulan ng ating bansa, hindi na kailangang mamatay ang mga ipinaglaban ni Ninoy. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, sa ngalan ni Pia Arcangel, ako po si Rhea Santo. Ako po si Giga Manica, dito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.